Si langgam asi ti paplo. Magandang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang pang sandali, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang buti ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at nila sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklo. Magandang umaga, kaibigan Langgam. Pati ni Tipaklo. Kaibigan na ngayong dala, bakit ba wala ka na ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-ipon ako na ng pagkain habang magandang panahon. Sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigan Langgam. Wika ni Tipaklo. Habang magandang panahon, tayo ay magsaya. Halika! Tayo ay lumukso! Tayo ay kumanta! Ika nga ang kaibigan Tipaklo, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang magandang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito ay aking ipunin para ako ay may makain. Pag sumama ang panahon, lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi, umuulan pa rin. At dumating ang panahon, kumiglat, kumulog, at lumakas ang hangin, kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw, at gutom na gutom ang kaawang-awang Tipaklo. Naaala lang niya, puntahan kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla na masayahin si Tipaklong. Tok, tok, tok. Nung buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan! Wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigay ni Langgam ng tuling damit si Tipaklo. Mabilis naghanda siya ng pagkain. Ilang pagsandali at magkasalang kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat kaibigan Langgam, wika ni Tipaklo. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutong. Mula noon, nagbago si Tipaklo. Pagdating ng tag-init at habang magandang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigan si Langgam. Natutong siyang gumawa at higit sa lahat, natutong siyang magimpok. Aral, magimpok habang magandang sitwasyon upang maging handa sa anumang suliranin kaya hinaharap tulad ng pandemya nararanasan natin ngayon. Si Langgam at si Tipaklong.